Good morning po sa inyong lahat. Ito na naman po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Ngayong araw po dito sa pagbisita natin sa farm sa ng ready to lay pullets, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol doon sa mga basic routines kung paano po mag-alaga ng ready to lay. So, ito pong manok na nandito ngayon ay malapit ng harvestin. So, nakikita nyo naman po kung gaano siya kaganda. So, ngayong araw na to, ang tatanungin po natin at hihingi tayo ng advice mula dun sa mismong nag-aalaga, si Brian, at dun sa farm supervisor na kukuha nito na si Mr. Tony Bibal na makakausap natin para magkaroon tayo ng idea paano mapaganda ng ganito yung ready-to-lay pullets. So, ito po, papakilala ko sa inyo si Sir Brian. Ryan, sa pag-aalaga ng ready to lay, yung mga ganito, ano oras, ano ba dapat ang mga dapat nating tandaan sa umaga? Yung oras at saka oras ng pagkain at saka pagtubig, yun lang ang sundin yung oras at saka sipag at syaga lang din. Dapat gawin dito. So sa umaga, ano oras ka gumigising? Ano oras tayo dapat gumising? Alas dos. Papailaw. Alas tres, pakain. Okay, alas tres. Nang umaga, nagpapakain na tayo. Oo. Tapos? Pag ano nun, pagpakain, patubig ka agad. Tapos, alas diez, susunod naman yung pagkain. Ngayon, sa pagpapakain naman natin at sa pagpapainom, ano naman yung mga dapat nating tandaan at ikonsidera pag tayo ay nagpapatukan na sa umaga? Pag ano, titingnan yung pagpatukaan, pag may laman, adjust ka sa pagkain. Pag wala na, dun. Tsaka tayo magdadagdag. Oo. Okay. Yung mga patukaan ba natin, paano ba? Nililinis ba natin yan lagi? O meron tayong panahon na kung saan dun tayo naglalaan lang ng panahon sa paglilinis ng patukaan? Sabaga, sinisingit lang yan, Dok. Sinisingit. Kung may oras, linisan. Pag ano, titingnan na lang. Pag nadumi talaga, linisan. So, okay pa naman. Parang pili siya. Diba, may nakita yung madumi, tanggalin na natin. Pero, tubig talaga, linis talaga. Linis araw-araw. So, paano nililinis yung mga painuman? Ano yan, Dok? Steel wool lang ginagamit namin para matanggal yung mga madudulas. Yung mga lumot, ganun. Tapos yung mga parang tira-tirang gamot at saka laway para matanggal, ano? Okay. Then, doon naman sa, ano, di ba pag nagpapatuka tayo, paano kung marami pa siyang patuka? Anong dapat natin gawin? Halimbawa, oras na ng patuka. Ano naman ang dapat natin gawin para kumbaga hindi doble-doble trabaho natin na magkaroon ng amag yung pigs? Ipapaubo kasi mot muna, Dok, bago lagyan para hindi na yung baba hindi mapatungan ng taas para yung natira maubos. Okay. Hindi so na, sa ganong pagkakataon, ibig sabihin kung nasisimot o dapat halos ubos na yung pigs, tsaka tayo maglalagay para hindi doble-doble trabaho na abutin ng amag yung ilalim. Yung baba. Kung okay. Pagkain so, yun, sabaga mapapanish yun. Nandun na tayo sa, ano, anong oras na tayo? Alas 10. O pagtapos ng alas 10, ano naman yung mga aktibidad na ginagawa natin? Ano, ikot-ikotin to bago, pag sa tubig naman yung pagkatapos ng pagkain, ikot ka naman dito. Pag yung tubig marami, maraming ipot na yung palitan na naman. Pinapalitan nyo na diretso kahit wala pa doon sa oras na yon. Oo, wala. Basta marami talaga. So parang ang ano natin ay kalinisan doon sa patukaan at painuman, syempre no? Kasi naglalagay nga naman tayo ng gamot. Okay, alas 10. Usually, kadalasan pag alas 10 nag-ikot ka, ano oras na tatapos yon? Yung pag-iikot mo sa pagtingin ng patukaan at painuman. Hindi, madali na lang. Madali na lang yun. Okay. Yun. Tapos nun, break time, ganun. Okay, siyempre kayo nagluluto. Kayo ang nag-anong pagkain nyo. Tapos, anong oras yung sunod na akyat nyo ng building? Pagkatapos kain, ikot ka naman. Pagdating ng alas dos, pakain na naman. Patuka na ulit.
Tapos, doon sa pagpapatuka, paano? Iniiwasan mo yung marami pang laman. Oh, hindi na lalagyan yun. So, parang, parang dagdag na lang yung alas dos. Okay? Yung alas dos na yun, paano yun? Pag nagpatuka, kadalasan ba, nauubos na rin yung tubig nun. Oh, so, magdadagdag ka. Hindi, hugas ka ulit, marumi, hugas. Hanggang ano na naman, hindi wala naman ang ilaw. Pagdating ng alas dos na madaling araw, bahayan mo para kung may tira man talaga dito, sisimutin. Pagdating ng alas tres, yun, pag lagay mo naman ng pagkain. Okay. So, nandun na tayo ng alas dos ng hapon. Oo. Nagpatuka ka na, nagpainom ka. Anong oras ka dalasan natatapos yun? Kasi ang hawak mo dito, di ba, ilan to? 14,000 to. Kadalasan, anong oras matatapos yun? Yung huling patuka at huling painom na rin ba yun? Oo, oh, huli na rin. Huling painom. Anong oras natatapos yun? Sa ako, alas dos. Mga alas tres na medya matatapos ko. Alas tres medya hanggang alas kwatro, pinakamatagal. Kung may mga hinabol ka pa ng linis. Oo. So, pagtapos nun, merienda, ganon, break time. Tapos, babalik ka ulit. Monitoring na lang. Monitor. Pero, wala ka nang ilalagay doon. Hindi ka na maglalagay ng feeds, painom, wala na. Monitoring na lang kung anong meron. Tapos, yung mortality, tuwing kailan mo kinukuha? Hapon. Hapon na. Eh, ano doon, pinapicturan doon. Tapos, isend sa mga boss. Oo. Okay, so, ayun. Yung basic na pag-alaga, tinuro na sa atin ni Brian. Napakasimple lang, pero actually, matrabaho yun kasi nakikita ko dito. Simple lang yung routine na sinabi niya. Per oras, nabanggit niya na. Pero yung actual na pag ikaw ang gumawa nun, abay, napakahirap nun. Kasi nakikita ko kung gaano katagal binubuno yun. At saka yung pagyuyuko, yung pagbubuhat ng tubig mula sa mga painuman, pagbubuhat ng feeds, syempre, nakaano yun eh. Nakatimba-timba, di ba? Babalik ka ulit sa mga, kung nasaan yung sako, babalik ka ulit sa mga patukaan. Ayun. So, Sir Brian, maraming salamat dun sa, ano, sa advice mo. Okay. Ngayon, tatawagin ko muna si Sir Tony naman. Sir Tony! Saglit! Ayun. Maganda tong usapan natin ngayon kasi yung mismong gumagawa, kaya siyang in-interview natin, siya yung magaling mag-alaga rito. Ngayon, punta tayo dun sa part naman ng supervisory. Pagka sinabi ng mga supervisory, syempre overlooking siya dun sa mga ginagawa dito sa loob ng farm kung na-execute ba. Ito po si Sir Tony. Siya po ay dati kong kasamahan din sa Rizal Poultry na nag-aalaga ng broiler at nagmamanage ng mga farm na mga grow-out facility ng dating pinapasukan naming kumpanya. So, itong pag-usapan natin ngayon, ano naman dapat ang siguruhin ng isang bisor na sa pag-aalaga ng ready-to-lay? So, ano oras dapat ang gising ng tao para magsimula ng pagpapakain? Although, itong si Brian kasi merong extra, kumbaga extra service yun dahil madaling araw, tinitignan yan eh. Pero, ideally, ay yung view naman ng isang bisor, ano naman po yun? Depende sa edad kang siguro. Pag sa sisiw pa lang, magkaiba rin ang kailangan. Tutok ka lang lagi sa sisiw mo pa, habang nag-heater ka pa. So parang doon ka rin natutulog yung tao mo, no? Doon talaga dapat binabantayan kasi maselan. Ka. Minsan kasi pag nasobra ng init, sablay. Sablay din. Pagka hindi mo nakitang namatay ang heater, sablay ulit. Kasi ang brooding period, yan ang pundasyon ng igagaganda nung ready to lay natin. Tapos, moving forward, pagdating ng mga starter age niya, at saka yung mga ganito, ano ba dapat ang, lalo na to malapit ang i-harvest, ano po ba dapat ang tinitignan na natin ngayon bago natin ilagay sa ating laying cages. Kaya po, talagang masiguro natin, walang problema, walang sakit talaga ang kuan habang nasa dito, nandito pa sa kuan. Nandito pa sa build, sa grow out, no? Magamot na kung may problema, kung anong problema. Kasi pag pag transfer, dapat nasa kuan na. Nasa, maganda na yung condition ng manok. Nasa condition ng manok. Okay. So, dun sa mga sakit, kadalasan, ano yung sakit na ikaw bilang halos 25 years mahigit ka na sa pag-aalaga ng manok, ano yung pinakaayaw mong
sakit. Maliban sa virus, siyempre yung virus kitang-kita. Ano yung pinakaayaw mong sakit ng pulit bago ilagay sa cages natin? Ano yung pinakaayaw mo? Malalang sakit talaga. Pag mahirap talaga pag tinamaan ka ng sakit na pag maraming namamatay. So ibig sabihin kung ang building na to halimbawa maraming namamatay, ay hindi po pwedeng ikarga yan. Yun dapat ang iwasan natin dahil malapit na ang harvest. Kaya so, habang walang sakit ang manok, dapat manatili nang hindi magkasakit ang manok hanggang ilipat para maganda ang kuan. Ano ang advice mo para mapanatiling walang sakit ang manok? Tulad nito, hindi naman natin mapipredict. Pero sa tingin mo, ano yung kontrolado natin bilang mga farm supervisor para hindi magkasakit yung manok malapit ng i-harvest? Sa amin kasi, tutok lang talaga sa manok. Kung ano may nakikitang kakaiba, tanong ka agad. Saka, kuhan talaga kami sa pandidisinfect sa loob. Disinfection para mabawasan yung mga bacterial load, viral load. Tapos, last na tanong, no? Sa pagbabakuna, anong ma-advise mo? Ano yung pinakamagandang oras para magbakuna? Umaga. Usually, kayo, boss, anong oras kayo nagbabakuna? Ang pinakamaaga nyo na dapat na, para sa inyo, ano yung acceptable sa pagbabakuna bilang supervisor? Kasi kami, depende pag bakuna sa painom, nagpapainom kami sa tubig. Alas 4 pa lang, papayabas na mag-i-start kayo pag bakuna alas 7 umaga. Alas 7? Ano yung napauhaw na po yun? Oo, alas 3 hours. 3 hours kayo. Pagka, lalo na pagka ganito dahil ang ready to lay pulit kasi yung mga ganito, medyo hindi sila matakaw umino. Matagal mauhaw to eh. Kaya ganun katagal sila magpauhaw. 3 hours kami nagpapauhaw. 3 hours. Tapos, pagka sa tubig, gaano katagal naman dapat maubos yung bakuna natin? Dapat hanggang 2 hours lang. Hanggang 2 hours. Yung mga live, yung mga painom yun, tinutukoy ni sir. Kasi meron pa rin itong mga painom na live vaccine bukod dun sa mga ini-inject natin. So, yun. At least meron kaming na-share sa inyo na kaunting kaalaman na po pwede ninyong gayahin sa farm nyo o kaya naman eh, na realize nyo na meron pa palang kulang sa ginagawa namin, dagdagan nyo. Kasi ito, mga knock on wood, maganda tong building natin na to. So maraming salamat po. Ito po si, maraming salamat Sir Tony sa pagpapa-unlock sa aming vlog. Ito po si Dr. Eugene Tan para sa Vetlang. God bless po.